Magsimula tayo dito, si Kristo na salita ng Diyos ay Diyos natin dahil kasama niya ang Diyos Ama, John 1:1, at lalo kung tayo ay magtagumpay dahil nananahan sa kanya ang Diyos Ama o ang kapuspusan ng Godhead. Ngunit kung ang Diyos ay nananahan sa iglesia niya o mga tao niya ay hindi pwedeng maging Diyos sila dahil sa nilikha lamang o mula sa alabok pa. Sumainyo ang Espiritu, kapayapaan, at karunungan mula sa Diyos Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo, mga biblical na kapatid kay Kristo. Ang destinasyon o ang tunay na goal natin ay dalhin tayo ng Lord Jesus sa Diyos Ama dahil siya ay pinatay sa laman. Sino talaga si Lord Jesus Christ biblically speaking? Sa ganang atin ay siya ang ating Panginoon. 1 Corinthians 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesus Kristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid bagay si Jesus Kristo. Tandaan po natin itong mga verses na ito dahil pang walang hanggan natin itong paniniwala para sa ating mga Kristiyano ang tumpak na paniniwalang ito, Panginoon natin si Jesus Kristo bilang sinugo at ang Diyos Ama ang tunay na Diyos natin. Ito ang ilang nasusulat naman sa pagiging salita at pagiging tao niya. Si Kristo nang pasimula ay ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay Diyos, katunayan. John 1:1. Nang pasimula siya ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Juan 1:14. At naging laman ang salita, at tumahan sa gitna natin, at nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian gaya ng sa bagtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. 1 Timothy 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Revelation 19:13. At siya'y nararamta ng damit na winisika ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Filipos 2:6. Na siya, palibhasa'y nasaan yung Diyos, ay hindi pa kaisipin na isang pagnanakaw ang pagiging kapantay niya sa Diyos. Philippians 2:7-11. Kundi ginawa ang sarili na walang reputasyon, at nag-anyong alipin, na nakitulad sa mga tao. 8. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. 9. Kaya siya naman itinaas ng pagkataas-taas ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. 10. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nang-asa langit, at ng nang-asa ibabaw ng lupa, at ng nang-asa ilalim ng lupa. 11. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesus Kristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Nasusulat si Kristo bilang pasimula at wakas at ang Alpha at Omega, Revelation 1:8-18, magiging Diyos natin siya kapag tayo ay nagtagumpay na tama ito dahil ang tunay na Diyos ay walang pasimula at wakas. Revelation 21:6. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Revelation 21:7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ito naman ang katunayan na ang Diyos walang pasimula at wakas. Awit 92:2. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ang tanong ulit, bakit sinambit na ni Thomas na si Kristo ay kanyang Panginoon at Diyos at sinulat naman ni Apostol Pablo na si Kristo ay Diyos, dahil nga ay nasa loob niya ang Diyos Ama. John 20:28. Sumagot si Thomas, at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Titus 2:13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. 1 John 5:20.
At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kanya na totoo, sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos, at ang buhay na walang hanggan. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng katotohanan tungkol kay Kristo, ito ang kabuuan. Colossians 3:11. Ito'y hindi maaaring magkaroon ng Grego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di-pagtutuli, ng Barbaro, ng Saita, ng Alipin, ng Laya, kundi si Kristo ang lahat, at sa lahat. Colossians 1:19. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspyusan ay manahanan sa Kanya. Colossians 2:9. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspyusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ang sagot sa tanong bakit si Kristo ay tinawag na Diyos o magiging Diyos natin kapag nagtagumpay? Simple lang ang sagot, dahil ang Diyos Ama o ang kapuspyusan ng pagka-Diyos ay nananahan sa Kanya, nakapaloob pa rin kay Kristo ang lahat ng mga katotohanang nasusulat sa Kanya, sapagkat Siya ay hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpasa walang hanggan. Siya ay nananatili pa rin Panginoon natin, pero kung nananahan sa Kanya ang Diyos Ama o kapuspyusan ng pagka-Diyos ay Diyos, dapat natin Siya, hindi lang Panginoon. John 14:8-8. Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin." Siyam, sinabi sa kanya ni Jesus, "Malaon ng panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama?" Sampo, "Hindi ka baga na nanampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumitahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa." 11. "Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin, o kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin." John 8:29. "At ang nagsugo sa akin ay sama sa akin, hindi niya ako binayaang nag-iisa, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod." Luke 10:21. "Nang oras ding yaon siya'y nagalak sa Holy Ghost, at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, o Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol, gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin." Umaasa po ako na naunawaan ninyo ang mystery of godliness na ang Diyos ay nahayag sa laman. Kung naidagdag na tayo sa bahay ng Diyos na tinutupad ang nasa Acts 2:42-47, ay tiyak o karapat dapat na tayo sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya dahil sa pananampalataya kay Kristo, at kung hindi pa naidagdag, lalo walang bahay niya sa lugar natin, dahil sa katigasan ng puso ng mga so-called Christians ay magrepent pa rin, para kung pinatawad ng Diyos sa ngalan ni Kristo ay ligtas pa rin kahit binigyan ng buhay na nagkakasala ng hindi sa ikamamatay. Hindi ang ikamamatay ang binabanggit ko dito, isang John 5:16, at kung ngunit kinakailangan pa pala nating maging sakdal o mamatay dahil sa salita ng Diyos kung kalooban niya. Pagpalainawa tayo ng ating Diyos Ama dahil kay Kristo. Purihin ang ating Diyos magpasawalang hanggan. Amen.